Ang kwentong itatampok natin ngayon ay pinamagatang ang aswang na kwento ni Lola. Share ko lang po isa sa mga kwento ng Lola ko about dun sa lugar nila. Ito lagi inaabangan namin ng mga kapatid ko tuwing magbabakasyon siya dito sa Manila. Ang mga kwento niyang nakakatakot tuwing gabi. Parang Lola ba siyang kumbaga. Sa barangay nila sa probinsya ng Capiz, may kilalang aswang na pinangingilagan dahil sa mga kwentong kumakalat at marami na din kasing nakakakita sa mga di magandang gawin nito. Tulad na lang ng patay na aso na nakalagay sa lamesa niya sa labas ng bahay. Pote ng mga insekto sa amoy nito na masangsang pa sa katayan. Karaniwan na kasi sa isang barangay daw, halos magkakamag-anak lang naman ang mga nakatira. So may aswang at hindi. Tanghaling tapat noon, naglalakad ang buntis, 6 months na babae na nakaduster at ang kanyang anak na lalaki na 9 years old para mamalengke. Bundok ang kanilang lugar at paibaba naman ang papunta sa pamilyang bayan nila. Pababa na sila bit-bit ang bayong na paglalagakan ng kanilang pinamili nang makasalubong nila itong pinangingilagang aswang sa kanilang barangay. Describe ko muna yung itsura ng aswang. Mala 4'9 lang ang tangkad, payat, sobrang haba ng buhok at bungal. Aswang? Bungal? Oo, yan din ang tanong ko sa lola ko. As in, wala daw ngipin. Di pa naman daw nagpapalit ng anyo ito, kumbaga tao pa lang siya. Hawig niya si nanay na laging lumalabas sa pelikula ng Shake, Rattle and Roll. Ngumiti ito sa kanila habang ito ay paakyat at umilag sila patabi ng daan at dumiretso lang sila hanggang malagpasan nila ito. Hirap makadaan ang mga sasakyan sa lugar nila dahil sa putik at lubak ng daan. Makailang di pa lang ang layo nila, biglang nagsalita ang matanda. Saan kayo pupunta? Lumingon ang bata ngunit hinatak agad ng ina. Agad naman ulit nagtanong ang matanda. Saan kayo pupunta? Sa pagkakataong ito, dalawa na silang lumingon. Pagkalingon nila ay napansin nilang pagapang napapunta sa kanila ang matanda. Napasigaw ang dalawa at dali-daling tumakbo. Ngunit naabutan sila nito. Hinatak ang buhok ng ina at biglang niyakap sa likuran at inumpisahan siyang dila-dilaan sa liig. Di pangkaraniwan ng haba ng dila hanggang matumba sila at magpagulong-gulong. Agad namang ginawa ng bata ay pumasok sa duster ng nanay at yumakap sa tiyan ng ina upang protektahan ang tiyan. Ilang oras na lumipas ay patuloy pa rin sa pagdila ang matanda ngunit hindi niya maabot ang tiyan dahil sa pagpupumiglas ng ina at pagharang ng anak. Sa sobrang inis ng matanda ay sinabunutan niya ang bata at ito'y napasigaw sa sakit. Salamat sa Diyos at may napadaang matandang lalaki na nangangahoy. Minura at sinabing, "Kilala kita, pati ang mga kamag-anak mo." Sigaw niya sa matandang babae at akmang tatagain ng itak. Agad itong humiwalay at nanakbo na animo'y hindi matanda kung gumalaw at saliksin itong pagtakbo. Agad na tinulungan ang mag-ina at inihatid sa kanilang tahanan. Nagpasalamat naman ang mag-ina sa matandang lalaki sa pagligtas nito sa kanila.